Well mga idol, napayangay itong si Dillon Brooks matapos na gawin ito sa kanya ni Kyrie Irving after ng karilang game. Pero bago natin yung pag-usapan ay ito muna ang update patungkol kay Austin Reaves na ngayon nga'y magiging free agent after this season. Well, alam naman natin ang pagkakamali ni Rob Pelinka na hindi nga pagsasign sa kanya ng 4-year rookie contract kung hindi 2 years lamang. Ay ito mga idol, mukhang ang maaga-aga na silang mapaparusahan ng kanilang mistake na ito kay Austin Reaves. Dahil ngayon nga sabi sa atin ni Shams Aranya na maaari nga daw itong si Reaves or looks likely to command a 4-year 50 million contract ngayong season kapag nga daw siya ay naging restricted free agent. Well mga idol, talaga namang malaking presyo nga yan para kay Reaves. Pero kung isusuma total naman natin mga idol na ito ay 4 years and within 4 years ay itong si Austin Reaves ay kaya ngang mag-blossom sa kanyang tunay na potensyal, ay parang surit na rin ang 50 million in 4 years na kontrata possibly neto ni Reaves. Mala JC, mala Jordan Clarkson na kontrata yan ngayon mga idol, na si JC kasi ngayon ay merong 51.5 million US dollars na kontrata sa Jazz na 4 years din. Kaya naman mga idol, para nga sa akin, para lang naman sa aking personal opinion ay sulit na itong kontratang ito para nga kay Austin Reaves. Dahil hindi naman natin alam kung anong magiging potential ng batang ito. From his first year to the second year dito sa NBA ay malaki na ang kanyang improvements ng kanyang paglalaro. E paano pa kaya mga idol 2 to 3 years from now? Kaya naman mga idol, I think kung may gagawin ang Lakers ngayong free agency ay yun nga ay dapat ang pagbabalik dito kay Austin Reaves at pagbibigay nga sa kanya ng long-term contract. At sabi nga rin ng mga Lakers fans na wag na nga daw nilang ulitin yung kanilang pagkakamali dito kay Alex Caruso nung nilet go nga nila ito 2 seasons ago papunta nga sa Bulls at hindi man lang inoferan ng kontrata. So yan nga mga idol ang mga opinion ng mga Lakers fans, pero kung kayo ang tatanungin mga idol, sa tingin nyo ba sulit to yung 4 years, 50 million US dollars na kontrata para nga dito kay Austin Reaves? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At ngayon nga mga idol ay pag-usapan natin ang pagkakapayangan ni Kyrie Irving dito nga kay Dillon Brooks after ng kanilang laban. Well, after kasi ng late run ng Memphis Grizzlies para nga ipanalo ang kanilang team against dito sa Dallas Mavericks, ay kung saan itong si Dillon Brooks mga idol ay meron niyang bad game, 9 points lamang and 3 out of 9 sa field, ay silang dalawa ni Kyrie Irving ay nag-embrace at para kinongratulate na ito nga ni Irving si Dillon Brooks sa kanilang pagkapanalo. At mga idol, mukhang ang hiningi na ito ni Dillon Brooks sa nga jersey na ito ni Kyrie Irving after the game, at binigay naman ito ni Kyrie Irving. Pero nga mga idol, may ginawa nga dito si Dillon Brooks. Nung makita niyang inubad na or nahubad na ni Kyrie ang kanyang jersey, ay inubad niya rin ang kanyang jersey. Na inakala niya mga idol mag-jersey swap sila neto ni Kyrie Irving. Well, sa NBA, di ba mga idol, kapag nag-jersey swap, usually mga NBA legends yan or talagang pagbibigay ng respeto, sign of respect towards each other. Pero nung hinubad na nga ni Dillon Brooks ang kanyang jersey mga idol at nung nag-appear, nag-dap na sila neto ni Kyrie Irving, ay umalis na si Kyrie Irving without taking his jersey. So naiwan tuloy yung jersey ni Dillon Brooks sa kanyang kamay dahil hindi nga ito kinuha ni Kyrie Irving. So yan nga mga idol ang pinagtatawanan ngayon ng mga NBA fans. Ala ba daw ni Dillon Brooks ay tatanggapin ni Kyrie ang kanyang jersey? As nung matanong nga siya sa kanyang interview after the game, sabi niya na isa-sign niya pa nga rin daw ang jersey neto ni Kyrie Irving at hiyahang niya pa rin sa kanyang wall. So yan nga mga idol ang medyo pagkakapaya neto ni Dillon Brooks after the game nga nila laban sa Dallas Mavericks.